Para sa ating paanyaya sa pagdiriwang. Iminula tayo ng pandemya sa kung ano ang higit na mahalaga o esensya sa ating buhay, kagalingan at kalusugan. Pamilya, mga kaibigan at kapatiran sa Iglesia, lalo tayong inilapit ng pandemya sa isa't isa. Naka-isolate man o nakadistansya tayo sa maraming pinag-ugnayan tayo ng Diyos sa pagkakaisa at malasakit. Minusog ng kanyang mga salita bagaman laganap ang kahirapan at maraming nawala ng kabuhayan. Sa mga panahon tayo ay nalulungkot at nag-iisip, hindi makatulog, pinapaalala niya sa atin na siya ang nakikinig sa ating paglapit sa panalangin. Natanggap natin ang kapayapaan ng loob at isip, kaya naman sa araw na ito muli nating pagtibayin ang ating pananampalataya sa kanya na laging malapit sa atin. Siya ang ating liwanag at pag-asa, siya ang ating Panginoon, halina, papurihan at dakilain natin ang mga pangyarihan niyang pangalan. Para sa ating panibukas na manalangin, manalangin tayo. Lumamit kaming may pagpupuri sa iyong dakilang Panginoon o Diyos, kumikilala sa iyong kapangyarihan ang kumikilos sa aming mga buhay. Punuin kami sa oras na ito ng iyong habag. Malugod ka sa aming pananampalataya sa iyo upang sa aming sama-samang pag-awit, pananalangin at pagbubuhay, maranasan namin ang iyong presensya. Presensya ang bumubuo sa aming mga buhay. Dalangin namin ito sa matamis na pangalan ni Kristo, iyong anak at aming tagapagligtas. Amen. Thank you.
panyaya sa pagsisisi. Pinaalala sa atin ng pandemya ang limitasyon nating mga tao. Napakaikli lamang ng buhay upang sayangin sa walang kabuluhang mga bagay. Sa kabila nito, sinabi ng banal na kasulatan na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang hanggan. Sa buhay man o kamatayan, hindi tayo maihihiwalay ng anumang kalagayan, sakit o kasalanan. Sa pag-ibig na pinadama sa atin ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya naman sa ilang sandali ng katahimikan, muli nating kilalanin sa kanyang paanan ang ating mga pagkukulang upang muli nating maranasan ang kanyang pinagpapagaling na kapangyarihan.
Patiyakan ng kapatawaran. Dinggin ninyo ang mabuting balita. May pag-asa sa Diyos sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Pinupuno niya ng habag at biyaya ang ating mga buhay mula noon, ngayon at sa darating pa. Narito ang tiyak na naririnig niya ang ating mga panagoy at pag-iyak. Sinabi ng mga aawit sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasamaan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahanda sa sino man ay tumubos. Salamat sa Diyos sa kanyang patawad at pagliligtas. Mula sa mabuting balita ni Marcos, Kapitulo 5, verso 21 hanggang 43. Ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang bayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din ang kanyang napakaraming tao. Kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na hirap siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo na lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinuwi po ang damit nito sapagkat inisip niyang
Mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad nga tumigil ang kanyang pagdurugo, naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya agad sa tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang alagad, kanyang mga alagad. Nakikita ko po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo ay dinanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa kanyang sa kung sinong humipo sa nasa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpataripa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipinatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang iyong anak. Huwag po ninyong abalahin ang guro," sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang." Walang isinama si Jesus noon maliban kay Pedro at ang kapatid niyang Santiago at Juan. Nang dumating siya sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus, nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananagoy. Pagpasok niya, ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya ay natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinilabas niya ang lahat ng maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," na ang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata, tumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Rise.
Huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Ito ang tema natin ngayon sa umagang ito. Dumaranas ka ba ngayon ng pagsubok? Tila sumusuko ka na. Sumusuko ka na sa iyong kalagayan? At ang iyong pananampalataya ay nanghihina na. Ang teksto na nabasa sa Ebanghelyo ni Marcos ay makakatulong sa iyo upang mapaglabanan ang mga problema na iyong kinakaharap. Si Jairo ay isang tagapangalaga ng sinagoga na kung saan pagdating marahil sa kaalaman patungkol sa kautusan ni Moises ay alam niya na ito dahil isa siya sa mga tagapangalaga ng sinagoga na kung saan ang lugar na ito dito pinag-aaralan ang mga katuruan ni Moises at ang iba pang mga pahayag na propeta ni Yahweh. Ngunit si Jairo ay kakaiba dahil sa nagkaroon siya ng pananampalataya kay Jesus. Bagaman karamihan sa mga eskriba at pariseo ay hindi naniniwala sa pangaral ni Jesus, subalit si Jairo ay naniniwala siya kay Jesus. Isa sa pangyayari sa buhay ni Jairo nang magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang anak. Dalian siyang nagtungo kay Jesus upang humingi ng tulong at naniniwala siya na tanging si Jesus lamang ang makapagpapagaling sa kanyang anak. Habang patungo sila sa anak ni Jairo, sa karamihan ng tao, may isang babaeng 12 taon na siyang dinudugo. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot sa mga doktor. Subalit ni isa man sa kanila ay walang nakapagpagaling sa kanya. Kaya naman nang marinig niya si Jesus na nasa kanilang lugar, dalian siyang tumungo kung nasaan si Jesus at pilit na nakipagsiksikan sa maraming tao. Na may hangarin na mahipo lamang niya, kahit sa dulo ng laylayan ng damit ni Jesus, siya ay gagaling. At nangyari ang kanyang nais. Nang mahawakan niya ang damit ni Jesus, siya ay gumaling. At naramdaman naman ng Panginoong Jesus ang bagay na iyon, pagkat may kapangyarihan ang lumabas sa kaniya. Bagaman na natakot ang babae, lakas loob pa rin niyang inamin na siya ang humawak sa damit ni Jesus. Pagkatapos ng pangyayari ito, sinabi ni Jesus sa babae, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Sila ay patuloy na nagtungo sa tahanan ni Jairo. Bagaman na sinabi ng mga tao na nanggaling sa bahay ni Jairo na patay na ang kanyang anak, sinabi naman ni Jesus kay Jairo na huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Pagdating nila ni Jesus ay nagtungo sa bata o nagtungo si Jesus sa bata at kanyang sinabi, "Talikhak kaum," na ang ibig sabihin ay ineng bumangon ka. Sa senaryong ito, mahalaga ang may pananampalataya kay Jesus. At si Jesus ay nakahigit sa karamdaman at nakahigit siya sa kamatayan. Sa nangyari sa babae, hindi lamang ang karamdaman niya ang napagaling ni Jesus, kundi pati ang kanyang kalooban at katayuan sa buhay. Sa panahon ni Jesus, ang mga Hudyo ay may mga tradisyon na kanilang pinaniniwalaan. Kapag ang isang tao ay may karamdaman tulad ng babae na 12 taon na dinudugo, siya ay tinuturing na makasalanan. At ang sinuman na kanyang mahawakan ay mabibilang din na makasalanan. Kaya kaaba-aba ang mga taong may sakit
tulad niya, tulad ng mga ketong at mga malubhang sakit. Sila ay biktima ng diskriminasyon at silang may karamdaman ay nakahiwalay sila at nasa labas lamang ng lungsod o ng bayan dahil nga sila ay itinuturing at binibilang na sila ay makasalanan. Sila ay hindi tanggap ng lipunan na kanilang kinabibilangan. Miski ang kanilang pamilya ay tinatakwil sila, kaya lalo silang naghihirap mula sa estado ng kanilang mga buhay. Pati ang kanilang puso ay nahihirapan araw at gabi dahil sa sakit ng loob at ng kalooban na kanilang nararanasan dahil sa panlalait ng ibang tao. Kaya ang paggaling ng babae ay hindi lamang ang kanyang pisikal, kung hindi pati ang kanyang kalooban. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanya na, "Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na." Nabigyan ng pag-asa ang babae na muli siyang matatanggap ng kanyang pamilya, pati ang lipunan na matagal na panahon na siyang pinagkakaitan. Ang nasirang relasyon ay muling maibabalik dahil sa kanyang paggaling. Tayo man sa ating panahon ay maraming dumaranas ng mga pagkasira ng relasyon at may mga taong naghahangad na maibalik ito sa dati. Kung tayo ay magkakaroon ng pananampalataya at si Jesus ay makikiisa sa atin at tayo man ay makiisa sa Kanya, ang sakit ng ating kalooban ay Kanyang mapapawi. Dumanas man tayo ng kabigatian sa buhay, magiging maluwag ito sa atin na tanggapin at magiging panatag ang ating isipan at kalooban. Dahil si Jesus ang magpapayapa nito at mag-aaliw sa mga kalungkutan na meron tayo ngayon. Ang pangalawang bagay na dapat nating makita dito ay huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Ito ang bagay na sinabi ni Jesus kay Jairo. Sa pag-arap natin sa pandemyang ito, marami na ang nawawala ng pag-asa dahil sa tila di natatapos ang mga sakit na ito. Pagkatapos ng COVID-19, nandito naman na ang Delta Plus na kung saan na mas matapang at mas madaling nakakahawa ng sakit. Maliban dyan ay yung mga personal na problema natin hindi rin natatapos. Mga problema sa pinansyal, niisip kung paano, kung meron pa ba tayong makakain sa kinabukasan, paano mababayaran ang mga utang at mga bayarin, saan kukunin ang mga ito. Na kung saan dahil sa mga problemang ito, ito ang nagiging ugat ng pagtatalo lalo na sa mga mag-asawa o kaya ng miyembro ng pamilya. Kung sa mga oras na ito, sinasabi ni Jesus sa atin na huwag tayong susuko, huwag mawala ng pag-asa, manampalataya lamang tayo kay Jesus at magiging maayos ang lahat. Minsan kaya tayo ay magulo dahil sa wala tayong kaliwanagang pag-iisip, barabarang pagdidesisyon sa ating buhay, na hindi natin lubusang iniisip kung ano ang kahahatnan ng ating mga desisyon sa buhay. Pero kung tayo ay na kay Jesus at may pananampalataya, magiging maayos ang lahat at magkakaroon tayo ng pag-asa sapagkat
si Jesus mismo ang ating pag-asa. Ang pangatlo dito, yung binanggit niyang talitha kuum, ineng, bumangon ka. Ang pagsuko sa buhay ay nahalin tulad sa kamatayan. Kung tayo ay sumuko, para na rin tayong patay na lumalakad na walang direksyon ang buhay kung hindi nasa kadiliman. Ngunit nais ng Diyos na tayo ay mabuhay. Ang teksto ni Marcos sa araw na ito ay gumigising sa ating diwa, sa ating kamalayan, na huwag nating sukuin ang buhay. Nais ni Jesus na buhayin tayo mula sa kamatayan at bumangon tayo sa ating mga kabiguan na siyang nagbabagsak sa atin. Handa si Jesus na hawakin ang ating mga kamay at ibangon tayo. Mula sa kahirapan ng buhay, ang kailangan lang ay magtiwala sa Kanya at manampalataya sa Kanya. Ang problema ay problema lang yan. Malalagpasan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong nagtitiwala kay Jesus. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sabi ni Jesus sa araw na ito, sa bawat isa sa atin, anumang kahirapan, kapighatian ang ating nararanasan ngayon, tandaan natin ang kanyang binanggit kay Jairo, huwag kang mawalan ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Anyaya sa paghahandog. Sa ating paghahandog, alalahanin natin ang sinabing ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, kaya't sa mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Kaya ito ang payo ko. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang isang taon. Kayo ang manguna hindi lamang sa pagsasagawan nito, kundi maging sa pagpapanukala. Kaya ituloy na ninyo ito. Ang kasigasigang ipinakita ninyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo, kundi upang matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Gawin natin ngayon ng magalak sa pagkakaloob ng ating mga alay, mga pangako at ikapo.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panalangin sa mga handog. Mula sa iyong masaganang kaloob sa aming buhay, kami ngayon ay naghahandog ng iyong sa iyong paanan, Panginoon. Inaalay ng magmagalak at tao sa aming kalooban ang mga biyayang ito. Dumadalangin magamit upang maabutan ng kailangan at malasakit ang aming kapwa. Makapagdulot ng kagalingan at pag-asa, pagpalain mo po ang mga ito, ang aming buhay, gayon din ang iyong ministeryo. Alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Does Jesus care when my heart is pained too deeply for mirth and song? As the burdens press and the cares distress and the way grows weary and long? Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when my way is dark with the nameless dread and fear? As the daylight fades into deep night shades, does He care enough to be near? Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when I tried and failed to resist some temptation strong? When for my deep grief I find no relief, though my tears flow all the night long? Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. He cares. Does Jesus care when I said goodbye to the dearest on earth to me? And my sad heart aches till it nearly breaks. Is it aught to Him, does He see? Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you.